hindi lang yung buong Pilipinas yung nagsaya tungkol sa kanya or nag-connect sa kanya kung hindi. I believe dun sa pag taas ng standard. Saklolo. Okay. Paano ko gusto tong maalala? I think, siguro ito yung unang base sa mga comments ha, na bigay sa akin or feedback na nabigay sa akin. Siguro ito yung unang serye na naging very Filipino, yung approach na, but in a global context. Diba? Pinoy naman tayo, so talaga naman lahat ng gawa natin very Filipino, diba? Kwento ng Pinoy. Except that ito may conscious effort, kasi mindful effort na maging global yung approach niya. Kumbaga, nagpapakilala ka sa ibang bansa na ito kami bilang Pilipino. Ang parte siguro ng joy ko rito is, hindi lang yung buong Pilipinas yung nagsaya tungkol sa kanya or nag-connect sa kanya, kung hindi, lahat ng Pilipino sa buong mundo na inaabutan ng TFC. How I know is because they reach out. You know, just message, hindi ko sila kilala, nagme-message sila either dun sa IG or dun sa FB, na sinasabi nila na they feel proud to be Filipinos. So sa akin, siguro yun yung parang ngingiti ako na hindi siya madaling gawin, pero ito yung end result. Sana ma-reawaken, kumbaga, lahat tayo na ang pag-iisip natin magpakilala globally bilang Pilipino. Thanks, Derek. Derek Andoy? Can you repeat the question? Ay, may ganyan. Bobang beauty queen. No, beauty ka, hirap. No. What's the legacy of the? How would you want this to be remembered? Yeah, legacy. Yeah. Right. Oh. Right. I believe dun sa pag taas ng standard natin and to compete globally as Filipino filmmakers, parang yun sa akin mas yun eh. Kumbaga, kung dati ang aabangan ng mga manonood na Pilipino ay mga nagsasampalan. Dito wala ka naman nakitang nagsampalan, nagsabunutan na confrontation. Wala namang mga ganun eh. But as a filmmaker, gumagawa ng mga telesere, naiangat na natin at this point yung kung paano tayo nagkukwento ng telesere via a global brand that is Dr. Foster. So pagdating ngayon, parang nakaka-stress din at nakaka-pressure para din dun sa susunod. Kasi kailangan parang mas maganda na dito o parang hindi na tayo pwedeng bumalik dun sa dati for us to compete globally and also to be recognized as well sa digital platform all over the world. Para hindi lang tayo sa buong Pilipinas lang, marami pa tayong audience na kailangan ma-reach, ma-abot, no? So I guess yun yung pagiging pagtaas ng standard ng isang ng paggawa ng isang teleserye, ng series natin. The most exciting part talaga ay yung pagkukwento, yung pagkwento mo bilang isang Pinoy filmmaker dahil adaptation to. So, ayaw mo siyang gayahin, ayaw mong gayahin yung mga versions na napanood mo because hindi talaga pwedeng maging ganun eh. Kasi iba yung kultura nila, iba yung nuances ng mga artista. And also, the most exciting part really is this bunch of amazing multi-talented actors na hindi na kami nahirapan. Ako, hindi ako nahirapan to direct them because they know to begin with kung ano yung mga characters nila, kung ano yung mga scenes na gagawin nila. Because we did this at the height of pandemic and it's so difficult for us as filmmakers na i-workshop pa sila o sabihin pa sa kanila kung ano yung mga susunod na mga scenes, you know, to guide them. But sila na rin mismo, meron silang mga ambag para mapaganda yung ginagawa naming project.
collaborative. Very collaborative, yeah. Direk Andoy. Direk Connie. Sa akin, yung pinaka-exciting is yung makita ko three-dimensionally yung concept or yung vision na, na dati nasa utak lang. Ngayon, nakikita mo na siya nangyayari. Yung parang, ang sarap maglaro. I call it play eh, kasi parang iniisip mo na what if we do this or what if let's go for this kind of approach. But inside you, you know where it's gonna go eh. Na parang exciting to pag nangyari. But at the same time, the whole shoot does not rely on one person alone eh. It relies on each and everyone to make that vision happen. So yun yung part ng excitement na makita mo na ilan tayo sa, ano, sa set, parang kung ilan man kaming lahat doon na nandun sa set na yon, simula utility hanggang dulo, kasi lahat yan, ano eh, para magawa mo yung vision na yon in a short period of time, kasi nga pandemic, kailangan merong teamwork. So, napakasarap ng feeling na yon na makita mo, mag-bloom bawat isa, alam mo yung character, mabuhay, tapos makita mo yung location mo biglang mag-fit in, kasi dati pictures lang yan eh, tapos nabuhay kami sa ano eh, sa PowerPoint. Umabot ang mga PowerPoints namin ng 200.